Makalipas ang 126 na taon, patuloy pa rin ang paunguna ng mga natitirang kaanak ni Gat Jose Rizal sa pag-alala sa kanyang pagkabayani. Nasa frontline ng balitang yan, si Juan Gualvez. Ngayong December 30, ginugunita ang 126 na taong anibersaryo ng martyrdom o pagkamatay ni Gat Jose Rizal. Pero para sa kanyang mga descendants o naiwang lahi o mga kaanak, paano nga ba nila ginugunita itong naturang okasyon? Si Gemma Cruz Arneta, apo ng kapatid ni Jose Rizal na si Maria Rizal. Ang dating chairwoman naman ng Securities and Exchange Commission na si Attorney Teresita Herbosa, apo ng kapatid ni Jose Rizal na si Lucia. Ilan lamang sila sa mga descendant o salin lahi ng pamilya Mercado Rizal. From the parents of Dr. Jose Rizal, tapos yung sila, tapos yung lolo namin, fourth tayo. Hindi, oo, then our parents, so fifth na kami. Sariwa pa sa kanilang alaala ang mga kwento ng kanilang mga lolo't lola na mga pamangkin ni Rizal noong nabubuhay pa ito. Pakikwento niya sa amin kung ano nangyari, tsaka yung lolo ko rin. Kinwento niya nung panahon na nagbakasyon sila kasama ng lolo mo, Lolo Morris, sa Dapitan. At tinuruan sila ni Rizal ng reading, writing, arithmetic. Oo, nag-aral. At saka swimming. Oo. So talagang nakasulat yun sa mga letters na ganun na ginawa ng mga pamangkin niya. Bukod sa lahing bitbit ng magpinsang Gemma at Teresita, hawak din nila ang isa sa mahalagang likha ng ating pambansang bayani. Itong mesa, ang kwento, is nagawa siya ng tabletops for all the sisters. Tapos sinip niya from the pitan. Pero yun lang ibabaw. At saka made from one block of kamagong wood. Tapos yun ang mga kapatid niya ang naglagay nung paa. And unfortunately, because nga kailan ba nangyari yun, no? So nagkaroon ng revolusyon, tapos nagkaroon ng Japanese time. Yung iba na wala na, hindi nag-survive. Sa ngayon ay pinupursigin nila na mapanatiling buhay ang kabayanihan ng kanilang ninunong si Gat Jose Rizal. Pero aminado ang kanilang henerasyon na malaking hamon na maisali ng mga kwentong kinalakihan nila. Ang malungkot dyan, maraming ang mga kabataan ngayon na nagsasabi o naisip nila na, ay naku, yung kasaysayan, nakaraan na yan, luma na yan. Diba parang wala namang kinalaman sa buhay natin ngayon? Eh mali yun. Yung mga nagaganap ngayon, eh may kinalaman sa nangyari nung nakaraan. Sabi nga ng ating pambansang bayani, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa patutunguhan. Magsilbi sana itong paalala na hindi dapat magbago o basta makalimutan na lamang ang araw na ito ng paggunita sa kabayanihang ginawa ni Dr. Jose Rizal na hindi kailanman mabubura sa ating kasaysayan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.